Ang Titan Submersible ay natagpuan na malapit sa kinaroroonan ng lumubog na barkong Titanic. Natagpuan ito gamit ang ROV o Remotely Operated Vehicle. Pero alam nyo ba na isa sa iniimbestigahan ngayon ay ang quality ng controller ng Titan na animoy controller ng PlayStation na isa sa hinihinalang posibleng dahilan ng pag-collapse at pagsabog ng Titan. Nung nakarang taon, taong 2022, buong pagmamalaking ipinakita sa media ni Stockton Rush ang controller na ginagamit pang manobela ng Titan Submersible. Nga pala itong si Stockton Rush ay kasama rin mismo sa limang nasawi sa sumabog na Titan na CEO at founder ng OceanGate. Siya mismo ang piloto at operator nito. Sabi ni Stockton Rush noong 2022, pinapatakbo nila itong Titan gamit lang nitong video game controller. Maraming pamilyar sa itsura ng controller na to at dito na pag-alaman ng controller na ito ay Logitech F710 wireless gamepad na animoy minodified o kinustomize lang. Ayon kay Steve Wright na isang associate professor ng aerospace engineering sa University of the West England, marami raw mga aircrafts at mga barko ang gumagamit ng katulad sa video game controller. Pero ang mga controller na tinutukoy niya ay mas advanced naman kung ialin tulad sa isang PlayStation controller. Nung ipinakita kay Steve Wright ang picture ng controller ng Titan, sobrang nagulantang siya at sinabi na never pa raw siyang nakita ng ganung controller na ginamit sa kahit anong aircrafts o sa kahit anong sasakyang pandagat. Ang ine-expect niya ay mas reliable ang main system ng Titan dahil sobrang mapanganib ang naaabot na lalim ng pagsisid nito sa dagat. Ayon pa kay Steve Wright na kung ang isang video game controller tulad ng regular na joystick ang gagamitin para makontrol ang buong Titan, masasabi niyang hindi ito ganun ka-reliable at sobrang mapanganib. In fact, ang inaasahan niya sa isang submersible controller ay mas reliable ng 1,000 times kesa sa ginagamit sa mga video games. Actually, kahit ang US Navy ay gumagamit naman ng video game controller. Katunayan, noong 2017, nag-announce ang US Navy na mag-i-implement sila sa kanilang mga submarines ang paggamit ng Xbox controllers. Pero gagamitin lang ito para i-operate ang photonic mast ng submarine. Nga pala ang photonic mast, ito ang tawag sa parang periscopes na nagsisilbing mata ng submarine na may kitang nakadungaw sa ibabaw ng dagat. Kumbaga itong Xbox controllers na ito ay hindi gagamitin para makontrol ang manobela nito, ang propulsion system o maging ang thruster system ng mismong submarine kaya sobrang safe nito. Sa kaso kasi ng Titan, ang controller nito halos nakokontrol na nito ang lahat lalo na ang pagmamanobela. Tapos wireless control pa itong sa Titan na malaki ang tsansa ng disconnection. Imagine kung anong mangyayari pag na-disconnect ang wireless controller ng isang submersible. Kaya mula nung binalita ang pagkawala ng Titan at nung nalaman ito ng publiko na kontrolado lang pala ito ng wireless video game controller, bumagsak agad-agad ng 3.4% ang shares ng kumpanyang Logitech sa US stock market. Sa Amazon, mabibili ang gaming controller na to sa halagang $25 hanggang $50. Habang dito naman sa atin sa Pilipinas, mabibili ito sa Lazada sa halagang 2,599 pesos. Ang kakayahan ng Titan na makapag-dive hanggang sa lalim na 4,000 meters below sea level ay sobrang layo kung ikukumpara sa tinaguri ang pinakamalalim na nasisid ng isang military submarine na 900 meters lamang. Kaso ang problema lang sa Titan, hindi katulad ng tipikal na military submarine, ang Titan ay limitado lang ang power reserves nito. Kaya't kinakailangan ito ng separate support vessel na siyang naglo-launch at nagre-recover dito. Once na kumalas ang Titan sa mismong platform nito, ang apat na electric thruster ang siyang magtutulak sa submersible hanggang tumakbo ito pa ilalim hanggang sa umabot ang bilis nito sa 3 knots. Ang Titan ay nagsimula ang sea trials nito o yung pag-testing sa mismong submersibles noong taong 2018 lamang bago ito mag-umpisa sa kauna-unahan nitong expedition noong taong 2021. Tulad sa nabanggit ko sa nauna kong video, hindi option ang GPS sa isang submersibles tulad ng Titan lalo na sa lalim na kaya nitong sisirin. Salip, special text messaging system ang ginagamit ng Titan para may pag-communicate sa mothership nito na Polar Prince. Kumbaga, required ang Titan na may pag-communicate every 15 minutes pero natigil ang communication nito noong Linggo, June 18, 2023 ng tanghali. Pero alam nyo ba na hindi ito ang unang nangyari na naputol ang communication ng Titan sa mothership?
Dahil noong 2018, nangyari na rin ito at nakasakay pa noon ang isang taga-media na si David Pogue. Ayon sa kanya, habang nasa ilalim sila ng karagatan, ay bigla na lang naputol ang kanilang communication sa mothership at naligaw sila sa karagatan ng halos 2 oras bago ito naayos. Aniya, sobrang nakakatakot daw ang malagay sa ganong sitwasyon na wala kang kasiguraduhan kung makakabalik ka pa ba ng buhay o hindi na. Ayon naman sa kumpanyang OceanGate na ang Titan ay isang experimental vessel at aware naman daw ang lahat ng sumasakay dito, maging ang taga-media na si David Pogue. Dahil nung sumama ito sa expedition ng Titan, pumirma ito ng waiver na sinasabi rito na tinatanggap mo sa sarili mo na ang sasakyang ito ay hindi approved o certified ng kahit anong regulatory body at maaaring magdulot ito sa iyo ng physical injury, disability, emotional trauma at maging kamatayan. Noong 2018, marami sa mga eksperto pagdating sa deep sea vehicle ang kumukundi na sa ginagawang operasyon ng OceanGate Expeditions. Katunayan, sa kaparehas na taon, ang Marine Technology Society ay nagpadala ng sulat sa kumpanyang OceanGate dahil sa concern nito sa safety ng Titan at nagpatid din ito ng pagkabahala sa isinasagawang experimental approach ng kumpanya para sa kanilang Titan submersible na sobrang delikado lalo na sa mga taong sakay nito na kasama rin sa pinag-eeksperimentuhan. Sinabi rin ng Marine Technology Society na maaari ring mag-collapse o mauwi sa pagkasabog ang Titan dahil sa disenyo nito. Pero noong taong yun, pinabulaanan nito ni Stockton Rush na misleading daw ang ginawang payag ng Marine Technology Society laban sa kanilang Titan submersible. Kaya matapos ang pagkawala ng Titan nitong linggo, agad na nagpayag ng pagkadismaya ang chairman ng Marine Technology Society na si Will Conen at sinabing nagbigay na sila ng babala sa kumpanya noon pang 2018. Kaya nalulungkot sila sa pangyayaring ito dahil hindi nakinig sa kanilang kumpanya. Malinaw sa website ng OceanGate na ang sino mang nais mag-join sa expedition ay hindi kinakailangan ng kahit anong diving experience para makasakay sa Titan. Napakasimple lang ng requirements dito. Siyempre, bukod sa pagbabayad mo ng $250,000 o katumbas ng 14 million pesos, dapat at least 18 years old ka. Dapat ay kaya mong umupo ng matagal o ng mahabang oras at dapat kaya mo rin daw umakyat ng hagdan. Lahat ng pasahero ay binibigyan ng safety briefing at vessel orientation session. Bukod doon, pwede ka rin mamili kung ano yung magiging role mo sa expedition. Kumbaga, hindi ka lang sitting pretty sa loob ng Titan dahil isa ka sa magtatrabaho rito. It's either ikaw yung ma-assign sa communications team o maaaring ikaw ang mag-a-assist sa piloto sa pag-navigate. Kaya matapos marinig ang anunsyo ng US Navy patungkol sa natagpuang debris na sumabog na Titan, ay dito na pagtanto ng lahat na tama nga ang naging babala sa kanila ng Marine Technology Institute noong 2018 na maaaring ang mag-collapse at sumabog ang Titan dahil sa disenyo nito na binaliwala lang noon ng kumpanyang OceanGate. At dahil sa overconfidence ng kumpanya, ikinasawi ito ng 5 tao sa loob ng Titan.